Golden Boy Real Guide to Treasures. Sa episode na ito ay ating tatalakayin ang 90 treasure sites that is untouched right here in the Philippines. At narito ang mga listahan ng mga ito. Ang unang pahina ay tungkol sa mga treasure sites sa Luzon. These are caves and waterfall sites. Number 1 in Dumagat, sacred treasure, mayroong 50 tons. Number 2 sa Dumagat, sacred treasure 2, El Sombrero, Secret of Diguyo, Mount Billionaire, 100 tons. General Tamaso Cache, 20 tons. Mayroon din sa Saputi, 3 Secret, 2 tons. Mango 3 Secret, ito ay mga treasure na nakabaon na may mga marker na mga old mango or santol tree at iba pang klaseng old trees. Ang mga nakalista sa pahinang ito ay mga treasures sa banda or parting Luzon. Patuloy tayo sa Snake Cave Treasure. Kung alam niyo ang mga lugar na ito, Padlock Cave, Cage Buddha, Killer Buddha of Diguyo. Saan bang lugar itong Diguyo? Meron diyang 10 tons of gold bars. Ito ay nasa mga cave system at waterfalls. At yung sa parting kanan naman itong listahan ay karamihan ay nasa kahoy ang mga treasures. At kung napansin nyo ay maliliit lang ang bilang ng mga gold bars. Nasa 7 bars, 2 bars. Make that 2 tons, 7 tons. Hindi kagaya dito sa treasure or cave treasures ay maraming tons ang nakalista. Ang mga listahan na ito guys ay compilation ng aking father na isang treasure hunter noong 1980s. At ito ay ipinamahagi ko sa inyo kasi hindi naman ako pwedeng makarating dyan sa Luzon. Ito naman ngayon, itong pahinang ito ay sa Sierra Madre Mountain Range. Deposits inside caves sa mga kuweba ito. Nasa Dumagat pa rin ang marami. Kaya mga taga-Dumagat, shout out sa inyo. Napakaraming tons of gold pala dyan nakatago sa mga cave system nyo. El Sombrero. Yan ay nasa Sierra Madre pala ang lugar na yan. Okay? So, patuloy tayo guys. Dito naman sa susunod na pahina ay tingnan natin. Ito ay parang nasa mga eroplano. Okay? Sa Sierra Madre Mountain Range pa rin ito. Ang isa dito ay sa crust plane. Kargas yan ng eroplanong na crust. Japanese cargo plane. Several boxes of cargo still intact, suspected to contain precious cargo. Diyan sa Sierra Madre Mountain Range pa rin yan. Dito naman sa General Tanaka and Tamaso Treasures, 12 meters by 12 meters gold stockpile. Naku, napakalaki niyan. Hidden in a cave chamber. Kaya taga Sierra Madre, swerte kayo dyan. Untouched cave pa yan. Kasi yan ay nakasarayan ng mga entrance ng cave na yan. At ang tanging nakapasok dyan ay mga nitibo na nanguhuli ng mga pugad ng mga swift o yung mga sayaw na ibon na kung saan ay napaka-delicious ng kanyang pugad kung lulutuin yun. Kasing mahal ng gold ang kilo ng pugad ng sayaw o itong swift na ibon. Ngayon ay pasayahin naman natin ang mga taga Mindanao. Mindanao Island Cave and Tunnel Treasure Sites. Ito ay, ang iba nito ay tinatunnel, ginagawa ng tunnel. So meaning to say kung tunnel yan ay Emperor Treasures or General Treasures. Pero ang iba nito ay nasa cave. At nabalitaan ko na ang iba nito ay nakuha na ng year 2000. Pero ang karamihan dyan ay intact pa rin, untouched treasure inside the cave and tunnel. Kaya ating tingnan guys ang listahan ngayon. Okay, ito yung mga location. 7 General Treasures, 30 tons. 3 General Treasure of Tagurano.
Kung alam nyo yung lugar na Tagurano, meron dyan 20 tons inside the cave. General Murakami Treasure, yan ang may-ari ng treasure ang nagbaon. General Tiroya, Admiral Nakuni, General Kutamura Treasure, 50 tons, malaki. Pinakamalaki diyan ang Treasure of Mundo Hill. Kaya kung alam niyo yung Mundo Hill, ako alam ko yung panabo. Meron akong mapa niyan, yan ay aking na-vlog noon ang mapa sa panabo. 20 tons, naku, napakarami naman. Patuloy tayo, ito'y sa Treasure in Mindanao Caves and Tunnel. Sa Mindanao ang mga treasure na ito na locate. Okay, patuloy tayo. Colonel Oshishiro Hansawa Treasure, 50 tons, napakarami. Itong Jakarta Tunnel, kung alam nyo yan, 80 tons, napakarami. The Crown of Cambodia, Secret of Makilo Ranges. Yan, kung alam nyo ang Makilo Ranges, meron dyan sa Lake Binado, sa Carmen, Lieutenant Ohata Treasure, 20 tons. Yamaguchi Treasure, 50 tons. Napakarami din sa Mindanao pala, mga katiets. Kaya good luck sa inyo. At sana ay gagabayan kayo ng ating may kapal. Itong susunod na pahina naman ay napakaraming tons of gold bars nito kasi ito'y karga ng mga barko na lumubog at natito ang mga listahan ng mga ito. Underwater treasure ito, ito ay nasa Mindanao pa rin at narito ang kanyang mga sites. Ating tingnan. Napakaraming mga gold bars, tunito nila na ang karga ng mga merchant ship ng Japan kasi yan dapat ay dalhin pabalik doon sa Japan. Ang problema lang ay hinarang sila ng US Navy sa Pacific kaya bumalik sila sa Mindanao na lang ibinaon lahat. Ang mga yan, ang ibang barko ay sadyang pinalubog ng Japanese para hindi ma-recover ang treasure ng mga Amerikano kasi alam nila na matatalo na sila sa giyera kaya sadyang pinalubog na lang at nandyan sa Mindanao. Maraming salamat ay nandito pala sa Mindanao ang napakaraming yan. Kaya lang ay nasa dagat. Ngayon dito naman sa isang pahina ay mga submarino ang nilalagyan. Meron ding mga underwater cement vault. Missing seaplane. Sa Hinguog meron din pala dyan. Sa Davao Gulf. At isang cliff wall. Merong submarine doon. Saan kaya yan ang cliff wall? Merong mga mini submarine. Yung Captain Kimura ships ay merong 500 tons. Maro of the Orient, Sakimamaro. At Siwa Maro Island ship. Nagkarga ng 500 tons of gold bars na sana ay dalhin sa Japan. Kaya lang ay dito naabutan ng kanilang pagkatalo sa giyera ng World War II. Kaya tuloy na ibaon ang napakarami dito sa Mindanao pala. Kaya pasalamat tayo at nandito pala sa Promised Land. Kaya totoong Promised Land ang Mindanao. Napakaraming gold natin. Ang hindi lang natin alam paano yan i-recover kasi yan ay nakatago talaga, nakakamouflage sa ilalim ng dagat. At wala tayong kagamitan na tulad ng sa US na meron silang pang research na mga gadget at mga submarino. At naway ako'y nakapagbigay na naman ng kunting guide para sa ating mga treasure hunters kung saang lugar merong napakaraming mga nakabaon o nakatago na mga lost World War II treasures. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe the channel and share.